Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Rebisahin. Opinyon. Malawakin. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Narito ang mga programang inyong mapapanood dito lang sa News Online TV sa bagong milenyo. Millennial Online TV, makatropa nyo sa pagbabalita. Tuwing Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang programang Kahampi, Kasangga at Kaibigan, KKK. Si Brother Rudy Ora tatalakayin ang mga isyu sa gobyerno, mapanukal man o nasyonal. Ayan, ang sigising naman po ay naglilikaw, naghahanda na posibleng para sa paglaganap ng sakit. Upang paghandaan ang mga lumalaganap na sakit tulad ng COVID-19 pandemic ay panahon na Tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang programang Opinyon ng Mamamayan sa Bagong Milenyo. Kasama si Lioli Tobias. Mali kayong magbigay ng iyong opinyon sa bawat isyu kanyang tatalakayin. Pagpasok at simula ng pag-servisyo ng ating mahal na Pangulong Marcos, dito natin makikita ang tunay at totoong pagbabago sa bansang Pilipinas. Grabe. Tuwing Webes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, ang online haralista ng Bagong Milenyo. Kasama si Randel Villalos. Ahandungan kayo at pasasahin sa kanyang mga iahandog na awitin. Ang ulo mo sa unan, katawan mo ay aking kukumutan. Mga problema'y iyong malilimutan. Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi, ang programang Dalong Barangay kasama si Rosel Lopez na siyang tatalakay sa panunungkulan ng bawat barangay. Pambarangay, yung mga nasabunutan, ano ba yan? Antimano ba? Yan ba ay pupulong na, dadali na sa korte? Paano ang ginagawa ang proseso ng barangay? Ay, hindi po. Ang unang-unang trabaho po ng barangay is masigurado ho natin na dito pala ho sa amin ay maayos na ho namin ang mga pulis. Tuwing araw ng Linggo, ang programang Agila sa Bagong Milenyo, nalilipad at papagaspas sa serbisyo publiko para sa sambayanan na pangungunahan ng DILG Heroes Elite Eagles Club ng Philippine Eagles. Gov. Romeo Bautista and Press Richard Geronimo, Vice Press Romel Stanlinao, Kuya Darwin, Kuya Francis, Kuya Alex, Kuya Enzo, Kapitan Tito, Kuya Rodrick, Jenson, Kuya William, Kuya Glenn, Kuya Raymond, Kuya KJ, Kuya Jan, Kuya Thor, Kuya Itok, Jansson, and Kuya Romano, Kuya Jude, Kuya Gerald, Kuya Raul, at Ate Joy Paha. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang Agila. Agila, lahat ng club members ng The Fraternal Order of Eagles. Mabuhay po tayong lahat at ituloy lang po natin ang public service, no? At kalimutan yung mga kung ano pa man ang mga nagdaan, no? Kalimutan na yan. At ang programang talakayin, revisahin, opinyon, palawakin, aksyonan, tropa, mula Lunes hanggang Lunes, alas 4 hanggang alas 6 na uli, kasama si Rosel Lopez. Ang ating mga politiko, kabila ang kaliwat kanan ng pag-ikot. At siyempre, baka mamaya masilat. O baka naman mamaya masulot. Yan ang kanilang mga constituent na sa kalaban. Lahat ng yan, dito lang sa Millennial Online TV, ang News Online TV ng Bagong Milenyo. Load na mga katropa! Thank you.
Ayun, no? Okay, so mga kaibigan, magandang gabi ho at maulang gabi sa inyong lahat. Ang oras sa buong kapuluan, alas 7:29 na po ng gabi, Philippine Standard Time. Eh, pasensya na kayo, no? Dahil ginabi tayo. Kanina kasi nag-program si opinion ng mamamayan na sa bagong milenyo. At sumunod po yung ating online haranista, no, si Randall Villados, at syempre po ngayon po ang ating programang Tropa. At syempre po mga kaibigan, ako pa rin ninyo magiging kasama, ka-jamming, ka-barangay, ka-TFC, ka-kosa, ka-tropa, no, Rosel Lopez. Eh, wala talagang gano'n, nagkakasunod-sunod na ho ang programa. Kaya dapat naman pagtiyagaan. Ika nga, kapag kami may tiyaga, may nilaga. Eh, sa mga susunod pa ho yan, ay madadagdagan pa rin ho ang mga programa dito po sa Millennial Online TV. Kaya tutok lang mga katropa. Inyo pong i-follow, i-like ang aming Facebook page, Millennial Online TV, at syempre aming YouTube channel, Millennial Online TV New. Kasi oh, yung aming unang YouTube ay na-disable na, na-hack. Sayang pa naman ang viewers namin doon, eh, nasa 1,000 na. Eh wala talagang ganon. Eh ika nga, eh siguro medyo nag-grow, kaya nagkaganon. Okay mga kaibigan, ako ngayon po ay araw ng Huwebes, no? Samba ng sektang Iglesia ni Cristo. Oh, baka yung mga iglesia dyan, ay mga kapatid, baka hindi pa kayo nakakasamba. Abay, late na kayo. Kasi alas 7 yung pinaka-minimum na samba, no? Eh wala lang akong alas 8, no? At syempre po, ngayon ay ikapito na ng buwan ng Hulyo, taong 2022. May ilang araw na ba ang ating Pangulong Ferdinand Marcos na ating presidente? May 7 araw na kasi July 1 siya nag-acto, eh. Diba? So, pang-7 araw na. At yun nga, sa pag-acto niya bilang presidente ng ating bansa, bilang ama ng ating bansa, abay, kabit-kabilaan na ang mga ginagawang press briefing, pinapaalam sa sambayan ng Pilipino, sa mga press, sa mga media, ang kanyang mga plano, ang kanyang mga gagawin itong kanyang 100 days. Ay, hindi lang yung 100 days, syempre tuloy-tuloy na yan, no? Para ika nga ay maging maganda na ang buhay ng bawat Pilipino. At katunayan nga, kita mo kanina sa programa ng ating opinion ng mamamayan, ay nagkaroon ng press briefing at sinabi niyang itutuloy yung fuel subsidy, no, doon sa mga ating traffic sa sector, maging sa mga magsasaka. Siyempre, ang magsasaka kailangan din ng fuel dahil nung kanilang mga traktora na ginagamit o yung mga crusher, eh yun po yung nagpapatakborong kundi krudo ay gasolina. Kaya kailangan pa rin. At siyempre, lalo na transport sector. Eh lahat po yan, siyempre, ika nga ay unti-unti, hindi mabibigla yan. At may good news po tayo mga kaibigan sa mga single mom. Abay, nagsalita na po ang ating bagong upong DSWD Secretary na si Secretary Erwin Tulfo. Ha? Na makakatanggap po ng mga dapat na matanggap na ayuda ang mga single mom. Eh, pero meron ho yung mga guidelines. Meron ho kayong dapat isumite sa kanilang tanggapan o sa tanggapan ng DSWD maging local man, eh, para makarating sa inyo ang ayuda. Hindi ho po pwedeng kwan. At isa pa, kung matatandaan nyo noong nakaraan, nagsalita rin si Secretary Erwin Tulfo na ang mga empleyado ng DSWD bawal magtaray, manigaw, mag-alipusta ng mga residente o mga Pilipinong lalapit sa tanggapan po ng DSWD. Eh may papano, napakarami pong mga empleyado talaga ng ating gobyerno na sobra ang taray. Akala mo ba naman ewan, daig pa presidente, daig pa sekretary, kung magpoporma o ang mayor, ayun ang hirap eh. May kasabihan nga kasi, pagka ang langaw nakasakay sa kalabaw, eh parang kalabaw na rin.
yung po ang mga sinasabi. Eh, ngayon eh, magkakaroon kayo na ano, suspension ang katapat ng, ito ay particular lang sa empleyado ng DSWD. No? Kapag may ganung nakarating reklamo, suspension. Wala nang sabi-sabi, wala nang pali-paliwanag, suspendido kayo. Eh, siyempre, pag naulit pa yun, ano nakasunod doon, eh, baka sibaking ka na. Kaya yung mga taga DSWD, mga taga CSWD ha, sa mga LGU, abay, magbago-bago na kayo ng inyong mga attitude. Dahil kapag kang attitude nyo'y ganon, suspendido. Depende naman kasi, no? Tsaka hindi mo dapat tarayan, hindi mo dapat sigawan, paliwanagan mo ng maayos. Eh, ganun talaga, public servant ka eh. Okay, so nako mga kaibigan, at syempre ngayon ay patuloy pa rin ang mga pag-ulambon, pag-ulan sa ibang bahagi, no? Mga ika nga eh, scattered, no? Mga pag-ulan. Ano kaya ang lagay ng panahon? Alamin din natin sa ating mga katropang weather specialist po ng DOST Pag-asa, no? Kung ano po ang lagay ng panahon at kung meron ba tayong LPA. Pakinggan po natin ang ating katropa na si Ma'am Grace Castañeda. Panoorin po natin. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay July 7, 2022 at narito ang update ukol sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy na umiiral ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. And ngayong araw, ine-expect pa rin natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. And also, wala rin tayong minumonitor o namamataan na sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Webes, ina-expect pa rin natin yung maulan na panahon sa Bangalalawigan or sa bahagi ng Bicol Region, maging sa bahagi ng Mimaropa, kung saan pinapaalalahanan pa rin natin yung mga kababayan natin na mag-ingat at maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. And also, meron din tayo ngayong nararanasan ng mga pag-ulan this early morning sa bahagi ng Aurora, maging sa lalawigan din ng Quezon. At para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila, ina-expect pa rin natin na magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan at meron pa rin tayong mga tsansa ng isolated ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms. Kaya wag po natin kalilimutan yung pananggalang natin sa mga bigla ang pag-ulan kapag po tayo ay lalabas. And also mag-antabay din po tayo sa pinapalabas na updates ng ating regional offices sa mga thunderstorm advisory or babala ukol sa mga pag-ulan na ito. At para sa ating forecast temperature sa bahagi ng Lawag City, ang temperatura ay maaaring maglaro mula 24 to 32 degrees Celsius, sa Baguio ay 16 to 23. Sa bahagi ng Tuguegarao, ang maximum temperature ay maaaring umabot hanggang 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Metro Manila, ang temperatura ay maaaring maglaro mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi ng Tagaytay ay mula 23 to 30 degrees Celsius. Sa Legazpi ay mula 25 to 32 degrees Celsius. At sa Puerto Princesa, maging sa Kalayaan Islands, ang maximum temperature ay maaaring umabot hanggang 31 degrees Celsius. At para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, ngayong araw, ina-expect pa rin natin yung maulan na panahon sa buong bahagi ng Visayas. And also, mga pag-ulan din ang ating ina-expect sa bahagi or sa mga lalawigan sa Zamboanga Peninsula. Kung saan muli po, paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat at maging alerto dahil mataas pa rin po yung posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At para naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao ngayong araw, ina-expect pa rin natin yung mga isolated na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms maging ng ITCZ. Para sa ating forecast temperature sa bahagi ng Iloilo at Tacloban, ang maximum temperature ay maaaring umabot hanggang 31 degrees Celsius. Sa Cebu ay 24 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi ng Zamboanga ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay 24 to 30 at sa Davao ay 24 to 33 degrees Celsius.
Para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin po dahil posible pa rin maging maalon yung lagay ng ating karagatan during thunderstorms. And also, pag-iingat din po para sa mga kababayan natin na maglalayag sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, maging sa Hilagang Luzon, and also sa silangang bahagi din po ng Luzon at Visayas. Para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, dito sa Metro Manila maging sa bahagi ng Baguio City, na-expect natin na in the next 3 days, bukas yun ng Biyernes and by weekend, yung maulap or yung bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan, at meron din tayong mga tsansa ng isolated na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. And also, na-expect din natin na tuwing hapon at gabi ay tumataas po yung tsansa ng mga pag-ulan. And also, maging alerto pa rin tayo sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay maaaring maglaro mula 24 to 33 degrees Celsius, samantala sa Baguio City naman ay 16 to 24 degrees Celsius. At para naman sa bahagi ng Legazpi City, maging sa Metro Cebu, ina-expect din natin na bukas po ng Biyernes and by Saturday ay patuloy nga magiging maulan or maulan na panahon pa rin yung mararanasan ng ating mga kababayan dyan. Ngunit ina-expect natin by Sunday is improving weather na tayo. Maliban na lamang din yan sa mga tsansa pa rin ng isolated or mga biglaang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Agwat ng temperatura sa Legazpi City ay maaaring maglaro mula 25 to 33 degrees Celsius, samantala sa Metro Cebu ay mula 24 to 32 degrees Celsius. And also, sa bahagi din ng Metro Davao in the next 3 days, ay patuloy nga magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan, at meron lamang tayo mga tsansa pa rin ng isolated na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Agwat ng temperatura ay maaaring maglaro mula 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:32 ng umaga at lulubog mamayang 6:30 ng hapon. Patuloy po tayo mag-antabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA, at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan munang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako si Grace Castañeda, magnaumaga po. Okay, maraming salamat sa iyo, katropang Grace Castañeda. Yan po ang isa sa ating weather specialist po ng DOST PAGASA. At nagatid po yan sa atin sa oras na alas 7:42 ng gabi, oras sa buong kapuluan. At kayo ba yung mga kumain na, no? Yung mga pamilya dyan, mga misis, yung mga junakis nyo, yung inyong mga hobby, abay napakain nyo na ba? Ano ba ang inihain yung pagkain sa kanila? Okay, bago tayo magsimula mga kaibigan, bago tayo tuluyang magpunta sa ating main topic, no, itutunghin natin mamaya yung usapan sa balay. Abay, magandang gabi muna kila Bro Enteng Diaz, no, ng Barangay Tagalog dyan sa Valenzuela. Ito po isa sa opisyal ng Rescue Rangers on the Road na ngayon po ay palalakasin, papaigtingin, no, para sa serbisyo publiko. At si yung LMT natin, si Miss Jackie Adhara, yan, nakatutok din. At siyempre yung aking pinsan na nasa Kingdom of Saudi Arabia, si Hil Santiago, kapatid ni Abet Santiago at anak ni Angel Santiago. At siyempre anak din ni ano ba yung pangalan ng Bina? Ano yan? Palayaw eh. Ano ba yung tunay na pangalan? Si Insong Bina Santiago. At syempre, kapatid din nila Mayang, nila Marian Santiago at Marilu Santiago. At gayon din si Julius Manguera. Abay, magandang gabi sa iyo, Boss Julius. At syempre, welcome sa programang Tropa. At alam nyo ba mga kaibigan, at nako, meron pong isang nagpadala sa atin ng isang video, no, ito po'y buhat pa ho doon sa Bacolod. May isipin nyo, probinsya, pero bakit gano'n ang nangyayaring traffic doon, no? Isipin nyo, probinsya, pero ang nangyayaring traffic ay bakit gano'n, di ba?
So dapat hindi magkakaroon ng ganong traffic sa ganong lugar, no? Dahil ito po isa may parte ng Bacolod, no? Mismo sa tanggapan pa mismo ng Land Transportation Office doon. Abay, dapat to'y alamin natin, no? Kung bakit ganon. Teka lang, ha? Hinahanap ko eh. Ha? Mm-hmm. Hinahanap ko lang eh. Ha? Kasi may nagpadala sa atin nung ganong sistema. Eh, mukhang hindi dapat, no? Hindi dapat yung ganong sistema. And then, buti pa mga kaibigan, itunghay natin, no, para makita nyo yung video na gano'n, nagkakaroon ng traffic doon sa gano'ng lugar. Panoorin po natin. Masit bulan bala. Sana may ayos mo to, Mayor Benitez. Ang gulo dito ng traffic ko ng Bacolod, harapan pa ng Hall of Justice at saka LTO. Good morning po. Ito magandang umaga po to sa ito po sa Bacolod City. Ito ang traffic po dito sa sa Bacolod, yung nakarong-arong parking pa yan, ha? Karap ko, oh. Tingnan natin dito tayo sa Bacolod City, sa harap ng LTO. Ay, hindi pa natuto. Bakit ito hindi pa maiayos ng LTO sa harapan pa, na parang napaka insulto yan, ha? Marong parking pa yan, ha? Yung wrong parking. Sana dati pa na natingnan ko yung traffic ko dito sa Bacolod, kay Mayor Bing pa. Sana sa kay Mayor Benitez, sana yan maiayos ito harap ng LTO mismo. Bakit hindi to naisaway o huhulihin ng mga taga LTO ng mga nakarong parking? Ang dami na double parking pa dito, kitang-kita natin, no? Harap natin LTO at saka Hall of Justice dito. Napakagulo ang traffic dito. Sana maiayos ni Mayor to dito. Kasi ang daming mga kita-kita natin, may mga tricycle pa yan. Mismo ng yung mga wrong parking, oh, kita-kita natin, double parking, wrong parking. Oh, ito pa sa harapan mismo ng Hall of Justice. Sa harapan ng Hall of Justice, ano, ang wrong parking yung sasakyan na yan. Yan sila nagka-create ng traffic dito. Yun, mga wrong parking ang nangyari. Oo. Tagal ko nang gustong kunan ito para maiayos ng ating mga tukiko or LTO ng ating Bacolod. Maraming salamat po. Okay. Ito po. Oh, sige na. Yan. May kami sa abogado. Video. Kamalay ng kapatiran, pagkakaisa, kapayapaan, paglingkod sa kapwa aming nakita, buhay nila hanggang maging. Ayon, mga kaibigan, na napanood nyo, yan po ay doon sa may Cottage Road sa Bacolod City, sa Negros Occidental, no? At doon po ang dating mayor ay itong si Mayor Bing Leonardo, Leonardia, ayan, ha? At ngayon po ang kasalukuyang mayor ay si Mayor Alvy Benitez. At ang LTO chief naman po doon ay nakilala nating si Ruben Tampos. Abay, ba't po nagkakaganyan-ganyan sa lugar nyo? Bakit nagkakawindang-windang? Dapat po hindi ganyan dyan dahil unang-una yan po ay probinsya. So hindi dapat po magkaroon ng mga ganong senaryo, no? At magandang gabi rin po kay Ma'am Shane Tabasores, tama ba? Ma'am Shane Tabasores po, no? Na ito po ay may bahay at hobby po ni Kuya Michael Samson. Ayan, magandang gabi sa inyo. Ito po ay nasa Taiwan. Kaya hanggang Taiwan po ay napapanood po tayo. Kaya yun, buti naman kahit pa pinapanood tayo. At magandang gabi rin, ayan, kay Kuya Michael Samson, nanonood na ngayon, at gayon din kay Raul Suwangco, yung ating boss, yung ating mentor, isa pong magaling na reporter to at broadcaster. Si Raul Suwangco po ng Payatas dyan sa QC. Okay mga kaibigan, nagatid sa atin yan, yung video na yan, sa oras na alas 7:49, calling-calling po, doon sa LTO chip ng
Bacolod City, dyan po sa Negros Occidental. Bakit nagkakaganyan dyan? Siyempre, Mayor, may pananagutan din dyan dahil kayo po ang hari dyan sa lugar na yan. Eh, dapat inaayos nyo po yung inyong mga pangunahing karsada, lalo na pagka mga main thoroughfares. At sabi po ni Boss Raul Suwangco, pa-shout out daw sa SNNF ng Mindanao chapter na si Michaeli Casul Gabotero. Ayan, magandang gabi po sa inyo dyan sa Mindanao chapter ng SNNF na si Michaeli Casul Gabotero. Gabodero, yun. Okay, so mga kaibigan, speaking of ano, no, yung sinasabi natin, yung mga single mom, no? Yung po mga single mom natin dyan, nationwide, ha? Hindi natin pinag-uusapan yung lugar lang kung saan, nationwide po ito, na meron po tayong matatanggap kayo na ayuda para sa inyong mga anak, lalo na yung mga pinabayaan, inabandon, eh makakatanggap po tayo, kayo, sa DSWD ng ayuda, pero magsasubmit kayo ng mga requirements. So mga kaibigan, panoorin po natin ang naging panayam kay DSWD Secretary Erwin Tulfo. Panoorin natin. Opo, linawin ko lamang ho, hindi ko naman sinabi ng kakasuhan ho namin kaagad yung hindi magbibigay ng child support. Nasa batas po kasi yan, nasa family code natin. E papaliwanag ko lamang ho, kung ikaw ay isang ama, okay, kahit na or may anak ka, kasi po ngayon, sa family code po natin, wala na po yung tinatawag na anak sa labas. Binago po yan ng ating family code of the Philippines. So kahit hindi po kayo kasal, pero kung ang pangalan mo ay nasa birth certificate ng bata at nakapirma ka doon, matik na ngayon sa batas, sustentuhan mo yung bata hanggang 18. Hindi mo po pwedeng, girlfriend ko lang yan, nabuntis ko lang yan. Hindi po pwede ho, pumirma ka roon eh, naroon yung pangalan mo. Therefore, the law says, the supportahan mo yung bata hanggang 18. Paano mo supportahan? Either pa, bigyan mo ng financial, paaralin mo. Ang sinasabi ko, kung may trabaho, pero kung wala kang trabaho, saan ka? Ano pa, paano mo na masustentuhan? Wala ka pa rin trabaho din. Yung mga may trabaho, ang usual yun, nalalaman natin yan sa mga misis, sa mga nanay na pupunta ho sa amin at magsusumbong. Ang unang tanong kaagad ng mga lawyer namin, may trabaho ba ito? Meron po, ha? Siya po ay nagda-drive, siya po ay nagaganito, siya po ay may opisina. Yun ho yung hahabulin. Ang gagawin ho namin, ito na rin ho, I will take this opportunity sa mga single mom ho dyan, sa mga may mga anak, okay, na may mga tatay na ayaw sumustento or iniwan ng magulang ng kanilang tatay. Pwede po kayo lumapit, mga single mom sa amin, o kahit na may mga asawa na, kung ayaw sustentuhan ng inyong anak ng tatay nila, pwede po kayong pumunta, provided yung tatay po nila ay may trabaho o may kinikita. And then, susulatan po namin, magdidemand kami na sustentuhan niya yung anak niya. Otherwise, pag hindi po, ipapasa po namin ito sa korte, bahala na po yung public attorney's office. Tutulungan din po tayo ng IBP para magsampa po ng kaso. Hindi lang po yung child custody. Isa pa po pala, yung mga inagaw ng mga mister, yung kanila mga anak o ng mga ex nila, anak nila na minor de edad, 7 and below po, dapat po sa nanay po yan, alright? Pwede po ninyong kunin, kung ayaw po, nagmamatigas-matigas, wala ho ang pakialam kahit sinong tatay yan, official man siya, sundalo, police or whatever, magnegosyante. Lumapit po kayo mga nanay, kung ang inyong anak ay hawak ng inyong mga ex, ng inyong mga mister, ayaw ibigay sa iyo, 7 years old and below, tutulungan ka po ng DSWD, kukunin po namin sa kanya yung ika nga kustudiya ng bata basta 7 years old and below po yan. Sir, last na yung executive director daw ng NADC na attached. Okay, so yan mga kaibigan, na pakinggan nyo, napanood nyo po ang naging panayam kay DSWD Secretary Erwin Tulfo tungkol po doon sa mga single mom, no? At yung mga halimbawa, nanay ka, yung iyong anak ay kinuha ng iyong esposo, abay, yun, malinaw po, ah. Lapit kayo po sa tanggapan ng DSWD at kayo ibibigyan ng tulong para mabawi at mapunta ang kustodiya ng inyong anak sa inyo. No, actually po, talaga nasa batas yan, tama si Secretary. Yung pong mga bata na hanggang 7 taon, no, ay sa ina po ang kustodiya. No? Ay kailangan po eh, hindi kinukuha ng mga tatay eh, lalo na misa nang kadalasan dyan nangyayari, may kaya yung tatay, wala yung si babae,
kaya kinukuha nila. Katwiran, walang kakayahan si babae, no? Eh, pero hindi ho dapat yun. Malinaw po sinabi ni Secretary Erwin Tulfo. At yung siyempre, eh, kasama na dyan. Pagka yung ganun, eh, bibigyan kayo ng ayuda as single mom. Dahil kailangan bumubuhay. Kaya punta po kayo, yung pong mga ginang dyan, yung mga misis na single mom, abay, huwag na ho kayo mag-atubiling pumunta sa DSWD. Kahit po sa inyo, sa mga local, no, sa mga LGU. Magpunta po kayo ron at idulog nyo yung inyong mga problema. Okay, alas 7:54 na ng gabi mga kaibigan. At tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Tropa. Kahit gabi na, eh, siyempre, eh, wala talagang ganun eh. Okay, pero bago tayo pumunta sa ating main topic doon sa usapan sa balay, doon sa press con po ng National Press Club of the Philippines, sa ibang balita, ay eh, 4 na patay, no? Tali sa bakbakan sa Encuentro Tropa ng NPA sa Municipal of Binalbagan, Negros Occidental. Ang napatay na kilala ng sakop ng New People's Army ang kaenkwentro sa gitna ng 94th Infantry Battalion sa may sitio Ameles, Barangay Santol o tama Santol, Municipal ng Binalbagan. Sa panayam ng isang radio broadcaster sa Bacolod City kay Army Brigadier General Inocencio Pasaporte, nakilala ang mga casualties na sila si Sanday Ruel Sagon alias Berio, 30 anyos, isang squad leader, squad 3, Centrong de Gravedad, Central Negros, 2 platoon ng nasa Barangay Buena Vista, Himamaylan o Himamaylan City, Ruel Udtuhan alias Jing Jing Kaloy, 40 anyos, taga Barangay San Antonio, Himamaylan City, isa sa assistant squad leader sa squad 3, Aldin Rodriguez alias Big Boy, 20 anyos, taga Barangay Bantulinaw, Manhuyod, Negros Oriental, isa sa miyembro na nakilala na platoon, at si Nico Ledesma nakilala sa alias na Sarah Jane Cha, no? Sa grupo ng mga NPA. Sa panayam ng kay Pasaporte, isa sa kanila ang nagtatanim ng mga landmine at ng ambush ng mga binalbagan. PNP na sakay ng isang patrol car ng nakalipas sa buwan ng Pebrero ngayong taon. So alam nyo, yan pong sa may parting Negros na yan, no? Eh, minsan hindi ho napupuntahan ng ating mga militar, ng ating mga kagawad ng PNP, dapat inaayos na ho yan, ano? Lalo na yung ating mga rebelde. Okay, nako, alas 7:57 na ng gabi mga kaibigan. Abay, nanonood sa atin yung aking kumpale, no? Si John Amores, si paring John John. Abay, kayo ho ay inyo may problema ang inyong motorsiklo, motorized tricycle, wag lang motor ng tubig. Abay, magpunta po kayo dyan sa may sa Quezon, dyan sa Barangay Tugatog. Hanapin niyo po si paring John John at dyan po kayo magpagawa ng inyong mga motorsiklo, motorized tricycle, wag lang motor ng tubig. Ha? Ika nga yung mga submersible pump, eh hindi niya po magagawa yun. Ang kaya niya yung mga motorsiklo na single, motorized, may sidecar, kayang-kaya po yan. No? At doon po, hindi po kayo sisingilin ng mahal. Ha? Eh, siyempre, eh, may kusa naman din kayong magbayad, eh, alam naman lang magbabayad kayo. Pero sisiguruhin ko sa inyo, yung kanyang pagkakagawa ay garantisado 100%, hindi lang 101% na maganda at talagang hindi po kayo babalik at sasabihin yung may mali. Okay, nako, alas 7:58 na ng gabi mga kaibigan. At tulad ng sinabi natin sa inyo, yung itutungay natin sa inyo ay yung pong usapan sa balay, no, ng National Press Club of the Philippines, kung saan ay tinalakay dito yung usapan urban planning. Ha? Ano ba ang urban planning at kahalagahan nito sa pag-unlad ng komunidad? Ha? Paano makatutulong ang epektibong urban planning sa build-build projects? At sa kabila ng pagkakaraan ng urban planning, bakit matindi pa rin ang problema sa trapiko? Ano ang responsibilidad ng LGU sa mga implementasyon ng urban planning? Bilang isang urban planner, ano
ang mga nararapat na solusyon upang maibsan ang problema sa trapiko, basura, polusyon at overpopulation. At ang mga naging bisita po dyan po sa National Press Club ay sina Dr. Joverty Puduan, Deputy Executive Director for Marketing and Operation na yung Filipino Foundation, Environmental Planner, DOLE Accredited Occupational Safety and Health Consultant, former Division Manager, Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority, member ng Academic Community, former Safety and Audit Manager ng SGS Philippines. Yan po ang naging bisita, no, dyan po sa ginawang usapan sa balay sa National Press Club. At magandang gabi rin kay Totich Punsala ng lokal ng Tenejeros, si Master. Master, magandang gabi. Magandang gabi, tol. Pabati ng Foxcom. O, binabati raw ho ni Totich Punsalan ang Foxcom. Ano ba yung Foxcom? Ay, mukhang Fox eh. At, dibali. Okay, so mga kaibigan, tunghaya natin yung ginawang usapan sa balay na pinangunahan po nila Ate Mads Dominguez at sila Dennis Napule. Panoorin po natin. Sapat na paalam ang kapaki-pakinabang at kinakailangan ng bayan. Sapat sa balay, ating samahan ang mga host na sina Dennis Napule at Madeline Dominguez. Usapan sa balay, news and current affairs. Palatuntunan maghahatid sa inyo ng mga halagang impormasyon. Usapan sa balay, sapat na paalam ang kapaki-pakinabang at kinakailangan ng bayan. Usapan sa balay, ating samahan ang mga host na sina Dennis Napule at Madeline Dominguez. Magandang hapon po sa ating mga online viewers. Kamusta po kayo? At nandito na naman po tayo sa panibagong episode ng National Press Club of the Philippines. Ito po si Dennis Napule at Madeline Dominguez sa programang Usapan sa Balay. Ayan, good afternoon, kapatid. Partner. Good afternoon po. Sa lahat ng viewers ng Usapan sa Balay. Yes, so kumusta po kayong lahat, no? Metro Manila at saka sa mga sa abroad na mga nakamonitor sa atin. Medyo maulan-ulan po at medyo makulimlim ang kalangitan, kaya mag-ingat po ang mga biyahero, no? At ang lahat po ng ating mga kababayan sa paglabas, no? At tumataas ang kaso ng COVID-19. Kaya magdoble at mas maganda magtriple ingat po tayo sa ating pong pamumuhay sa ngayon at obserbahan lagi ang health protocols against COVID-19. Paalala lamang po. Yan, no? Kapatid, ngayon ano bang pag-uusapan natin ngayon? Mukhang dadako na naman tayo sa sa komunidad, no? Kapatid, no? Siguro mas maganda ikaw ang magpakilala sa ating panauhin, no? At talagang pinaunlakan tayo, no? Pero bago natin pakilala, bigyan lang natin ng idea yung mga viewers na ang topic pong tatalakayin namin sa hapong ito e usapang urban planning. Wow. And I presume yung mga LGUs na nakamonitor ngayon, marami silang mapapakinabangan. At mapalad tayo, partner, dahil makakapanayam natin si Dr. Jobert Lipudan, ang Deputy Executive Director for Marketing and Operation ng Nayong Filipino Foundation. Isa rin siya, partner, na Environmental Planner at DOLE Accredited Occupational Safety and Health Consultant. Wow. Dati rin siyang Division Manager ng Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Dito ko, partner, miyembro din to ng academic community at dating safety and audit manager ng SGS Philippines. Wow. Sa mga credentials pa lang, nakakalula. Wow. No, nakakalula, no? Oo, yan yung sinasabi nating hinog, no, di ba? At bago na hinog, anong ginawa natin? Nagpunla, di ba? At nagtanim. Kaya expect na natin hihitikin ang bunga nito. Yes, di ba? Okay, sige. Pabatiin muna natin si Dr. Jobert Lipudan. Good afternoon, Dr. Jobert. Dr. Jobert, good afternoon. Kumusta po? Welcome po ulit. To Dennis and Director Maj. And thank you again po for inviting me in your program po. No, so medyo naging isuki po tayo recently. And now we're discussing iba naman po yung topic, no? So usapang urban planning naman. Yes. Bago po tayo siguro mag-start, batiin ko lang po yung aking boss
no, si Executive Director Gertie Duran Batocabe, and of course, congratulations po pala no, sa ating pong bagong presidente na nag-assume na po ng kanyang panunungkulan noong June 30. No? So si President Bongbong Marcos, and of course, ang aming pong kalihim no, sa kagawaran ng turismo. No? So si Secretary Cristina Frasco po. No? And also po sa mga kasama ko sa Nayang Pilipino and sa mga sugit po ninyong manonood, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Oo. Doc, maraming salamat ha, sa pagpapaunlak at pang ilang ano na ba, bisita sa atin ni Doc Kapatid, no? Mukhang pangatlo na ito, no? Okay? Mm-hmm. Oh, talagang hindi tayo binibigo ng ating kaibigan na hindi si... Hindi kaya natin siya suke kasi mm-hmm. kahit saan mo siya ilagay, oo, no? Marami siyang credentials na... Correct. Ayaw niya nga sabihing expert eh. May kinalaman o may sapat na kaalaman. Mm-hmm. Ayan, hindi na expert yan ha. May sapat na kaalaman sa yes. mga topic na dinidiscuss namin. Mm-hmm. Correct. Mm-hmm. Okay. So, dahil usapang urban planning, okay, ang unang tanong natin, no, ay kaya lang, ha, tumutok lang po ang ating mga online viewers, no, at kayo po ay mag-participate at mag-commento po kayo sa ating pong talakayan. I-share nyo na rin po at i-like yung ating National Press Club of the Philippines Facebook page para mapanood po ng inyong mga kaibigan ang ating pong huntahan. At maka-join din po sila. At ganun din po, tayo po ay mapapanood din sa YouTube channel, no? NPC On Air. So, ang unang tanong, ano nga ba, Doc, Jobert, ang urban planning at ang kahalagahan nito sa pag-unlad ng komunidad? Okay. Maganda pong topic, no? Again, thank you po, Director Matt. Sinabi niya na, at lagi ko naman pong sinasabi yun, no? We do not claim expertise on a certain matter. So nagkataon po na ito po ay ating napag-aralan as well as po na experience po natin at saka na-obserbahan. And tama po, no? Urban planning, medyo komplikado po yung definition. No? So siguro po para sa benefit po ng ating manunood, para pong ganito lang yun. Ano? So kalimitan, parang kung ako po yung leader, meron po akong gustong mangyari doon sa lugar, munisipyo man yan, lungsod, o kaya po probinsya na akin pong pinamumunuan. So, ang end goal ko po, maging maunlad yon. So, ang nangyari po, ginamit ko po yung spaces, mga lupa, lupain po, no, para makapunta po ako dun sa goal ko na umunlad to. So, medyo komplikado in a sense that alam naman po natin pag merong tao, may, di ba, may, of course, may population, meron pong need yan, nagagamit po ng resources, maglalagay ka po ng tulay, maglalagay ka po ng daan, magkakaroon po ng subdivision, meron pong factory, etc. No? So, mm-hmm. yun po yung common na nakikita natin sa isang komunidad. And, si urban planning po, kailangan niyo pong balansihin yung, teka lang, lahat ba, dapat, lahat na mag-a-apply sa akin ng permit, lahat ba ng gustong mag-locate sa lugar ko ay pwede kong tanggapin o ipa-locate sa lugar ko. So yung ganon. For example, di ba po, kung yung marami ka pong protected area, may gusto pong magtayo ng factory, definitely, hindi po yun compatible doon po sa gamit ng lupa. No? So, although ang basic principle lang po pagdating sa planning, highest and best use po ng land. No, but kaya highest and best use po, no? So, pwedeng highest siya dahil industrial yon, mas malaki po yung kikitain, mas malaki yung tax. Pero baka hindi po siya best. Kasi po, tatamaan niya protected area eh. So, yun po yung kailangan balansehin, the economic as well as the sustainability po, no? Nung isang lugar, sa particular area lang, no? So, either lungsod yan, munisipyo, probinsya, o kaya po sa atin sa Metro Manila. No, na kung saan mas marami po associated na na challenges sa pagdami po ng populasyon kahit po sabihin na natin napakaganda na po ng infrastructure, no, at yun nga po na yung mga recent programs po ng dati pong administrasyon na maganda naman po, di ba, yung Build Program, yun po mismo may impact, no, doon po sa
paglo-locate ng mga development o kaya po doon sa kung anong development ang papayagan at ano po yung hindi. So yung bagay po na yon ay sako po ng urban planning. Sandali lang po, Doc, may interrupt kita. Ibig sabihin doon sa build talagang importante yung urban planning? Opo, tama po Sir Dennis, no? Kasi po, hindi po pwedeng, for example, magtatayo lang po ako ng tulay o kaya magdudugtong ako ng isang lungsod doon po sa kabilang lungsod, di ba? May mayroon po tayong kasama sa programa. Kung mapansin niyo po doon sa mga reports ng previous administration po, meron pong mga tulay na tinayo, di ba po? Dinudugtong yung one location to another. Hindi po pwedeng, okay, nagtayo ako ng tulay, pero tinamaan heritage area. Mm-hmm. Kasi these are protected areas eh. Or, kumbaga na hindi po natin pwedeng galawin kasi po meron po siyang significance sa nation natin. Di ba? O kaya po doon sa isang lugar. So, mm-hmm. O kaya po, tinayo po yung expressway pero tinamaan yung forest land. Di ba? So, yun mga ganun po. No? So, yun po yung sinasabi natin na dapat po yung development ay compatible doon po sa gamit po ng lupa na hindi po ma-affect. Kasi may reason po bakit natin protect yun. No? Okay. So, kumbaga po, yun po yung sinasabi dito, dapat naka-align. Kasi ang ginagawa po natin, alam mo Sir Dennis at saka Director Madge sa pagpaplano, well, medyo hybrid tayo. No? Merong top to bottom, tapos may iba naman bottom to top. No? Yung iba, hybrid po. No? May mga simultaneous, etc. So, pero ang point lang po, dapat compatible. Hindi po pwedeng may gagawin ako sa lugar ko, tapos hindi pala pasok doon sa plano po ng probinsya ko kung saan nandun po yung aking lugar. Yun po siya. No? Kahit po sabihin natin si Build ay programa po ng national government, kinukonsulta din po nila yung local government units. Mm-hmm. No? Kung ito po ba ay sa pasok doon po sa plano ng kanila pong nasasakupan. Doc, kung ganun pala, ibig sabihin, may dokumento rin yun sa urban planning. Ano yan? Maraming dokumento. Ano yung mga particular na document na kailangan? At kung sakali man may dokumento, yan ba ay, halimbawa may dokumento, pwede ma-deny ang isang plano? Para sa isang build, halimbawa para isang building projects o isang road construction project o isang community construction project. Ay, tama po. Na maganda pong tanong yun, Sir Dennis. No? Kasi po, kung dokumento po, for example, kung ipuwerpertining po sa plano no, ng LGU, meron po silang tinatawag na comprehensive land use plan. No? Requirement po yan sa lahat po ng munisipyo at saka lungsod. No? Meron din pong katumbas yan meron pong provincial PPFP na tinatawag o Provincial Plan for Physical Planning or Provincial Physical Framework Plan na naka-align din po sa Regional Development Plan at saka po yung National Development Plan. So yun po yung hierarchy ng mga plano. So balik po tayo doon po sa local level kasi kalimitan po, ito po yung minsan hindi nag-reconcile yung yung lower sa higher. No? And most kalimitan po, sa local level, yun po yung comprehensive land use plan, ito po ay ini-implement through the zoning ordinance. Kasi po yung plano mismo, per se, ay wala pong ipin. Kasi ini-implement po yan through ordinansa. No, yun po yung zoning ordinance. Si zoning ordinance po natin, yung tinanong nyo po, pwede po bang ma-deny? Kunwari po, merong project. Kahit po ito ay government project, for example, hindi po siya pasok sa zone na nakalagay po sa comprehensive land use plan. Ito po ay i-deny. Yun po yung basic na principle. Kasi hindi pasok eh. Kung hindi po siya compatible, hindi po pwede. So, of course, meron po mga level of appeals. No? So, pwede pong yung nag-apply, pwede pong mag-apply sa local zoning boards of adjustments and appeals. Tapos may national appellate kasi na pwede ka mag-appeal no, eventually. But yun po, no? But eventually kung hindi naman may portion naman usually sa mga ordinances na pwede ka pong mag-approve no yung local chief executive yung ating po mayor, yun po kasi ang head ng local zoning boards of adjustments and appeals. Na basta po ito ay trust
naman po ng gobyerno. So, but, so meaning to say, Doc, pwedeng nating sabihin na yung certification o kaya yung pagpasa nung urban planning kung yan ay epektibo, ay yun ang magiging basis para ang isang project ay ma-grant or ang isang, halimbawa, may inuutang ang isang LGU, no, para sa isang development. So, required yung urban planning. Tama ba? Yes, sir. Hindi po directly na urban planning yung requirement, no? So, kumbaga po, yung resulta po ng urban planning ang nagiging requisite doon. For example, sabi ko nga po, mayroon pong development. So, bago naman po maalaw or matuloy po yung development, mayroon pong dapat nag-comply o nag-conform doon sa requirement ng land use na inaalaw po yan through the zoning ordinance. Yun po kasi yung may ngipin eh. Yun po yung pwedeng magsabi na pwede or hindi. Ganun po siya. Okay. No? So, kumbaga, ang requirement, magplano ka, tapos yung resulting po na may ngipin doon na pwede pong mag-implement, yung zoning ordinance, if you are pertaining, doon po sa comprehensive land use plan implementation. So, and of course, iba pa po naman yung ibang requirement na related din po sa urban planning, kagaya po ng environmental compliance certificate na requirement po under po sa Philippine Environmental Impact Statement System. Opo, na si DNR naman po, sa kanya naman po yung kamay nun. Pero ang tandaan lang po natin, kahit po girnantan tayo ng environmental compliance certificate ng DNR, ang papayag pa rin po dapat na magsasabi kung tuloy po o hindi yung project ay ang local government unit. Kasi okay, sila po nag-i-issue ng zoning clearance o kaya po ng locational clearance o kaya po kung subdivision yan, development clearance or development permit. Mm-hmm. Saklaw ba, Doc, ng urban planning and development yung tungkol sa pag-aaral sa yung sa trapiko? Kung paano mare-resolve ang trapiko? Saklaw ba yan? Opo. Saklaw po in a sense that kasi po, for example, ang next na po kasi doon, control. No? Kunari, meron po ako naisip comprehensive land use plan sa LGU ko, in-implement ko through the zoning ordinance. One of the control po, usually, na nilalagay po natin doon sa zoning ordinance or a separate document, for example, masyado na pong mataas yung population sa isang lugar. No? Siyempre, ano po bang common dyan? Mataas, maraming population, kahit malaki po yung daan, anong nangyayari? Traffic pa rin. Or ang tinatawag po natin dyan, mataas po o mababa na yung level of service ng atin pong daan. Yun po yung technical term doon. Ibig sabihin, masyado nang marami yung sasakyan, no? Hindi na po kaya ng capacity po ng ating daan. So medyo dugtong-dugtong eh. Umunlad, dumami tao, pagdami ng tao, dumami yung requirement sa tulay at saka po sa daan and other facilities, health, university, schools, etc. So ngayon, ang nangyayari, isa po sa control, kunwari gusto ko magtayo ng mall, gusto ko magtayo ng subdivision, o kaya gusto ko po magtayo ng condo units, condominium development. Yun po, commonly sa iba pong LGUs, as one of their control, nagre-require po ng traffic impact assessment. No? So ibig pong sabihin, ito po ay iba pa doon sa requirement ng DNR na environmental impact assessment. Yung iba pong LGU, no, kapag po high traffic generator ka po, no, kagaya nga po ng condo unit sa multiple levels, malls, no, nire-requirean po nila ng traffic impact assessment. Kalimitan po ang nagpiprepare nun, environmental planner din ng specialization ay transportation planning. Doc, bakit sa tingin mo? Ano kaya sa tingin mo? Bakit matindi pa rin yung problema sa trapiko? Yun po. Yun po yung ano, Sir Dennis. For sure po, ginagawan po ng pamahalaan natin kahit po nung mga natapos pong administrasyon at ngayon po, for sure, magpapatuloy, no, sa bago pong administrasyon ni President Bongbong. Nagkakataon lang po siguro na at plano po kasi ito eh. Diba? So may plano ako sa national, sa region, metropolitan, at saka po for example sa LGU ko.
So, remember, ang nangyayari lang po siguro, ang isa pong dahilan, hindi lang po siguro na-implement yung plano mo. Diba? Yung mga plinano. Kasi po, at totoo lang, sa totoong buhay, minsan po kasi yung planning period magkakaiba eh. Kunwari, sa NCR, ilan po yung LGU dyan? Yung, nagplano po sila, for example, ng ano, iba yung period ng planning. So, yung data po nila, magkaiba. No? Inalaw pa nila, for example, sa mga lumang plans nila, yung ganitong development. Pero, by that time pala, sobrang traffic na. Eh, kulang po sila ng control. Naalaw po yun, kasi allowed eh, under the land use. So, medyo komplikado po yung ano, no? Medyo komplikado po yung tawag dito, yung ating pong situation, kung bakit may traffic. Kasi, ano pa yung ibang reason? Nagsisiksikan tayo sa Metro Manila, di ba? Eh, wala naman, hindi naman po natin sila masiksi, bakit nagsisiksikan? Di ba? Eh, kasi nandito yung trabaho, nandito yung magagandang school, nandito yung opportunity sa maikling salita. Diba? So, maalala ko po, during the time of, kung tama po kung tama po pagkakaalala ko, during the time of President Gloria Macapagal Arroyo, kung tama po pagkakaalala ko, meron po tayong 38 na regional centers, no? So, ito po yung actually isang solution that time para yung pag-unlad, yung industry lumilipat po outside Manila. No, kaya po yung mga regional centers na po tayo. Kaya po napansin nyo rin, yung mga manufacturing area, hindi na po masyado sa Manila kasi dati po nasa loob eh. Ngayon po nasa periphery na. Cavite, Laguna, Batangas, tama po. Or dito po sa part ng Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan. No? Diyan na po napunta, yun po yung mga nangyari dati. So medyo komplikado, no? So i-decongest yung Metro Manila. And even during the time po ni ito, no? Nakalipas na kay President Digong, di ba po, para may move dati, hanggang ngayon naman po yata, ilipat po yung mga offices ng gobyerno dito po sa Region 3, yung sa Clark Global City 3 yata yun. Isa pa rin po yun, no? Kasi marami rin po, marami po empleyado ng gobyerno. Ay, sa, ano, sa DOTR, no? Hindi lang DOTR partner. May ibang Malacanang din sa Clark. May DOH opo, na rin doon. May mga ganun po dati. Opo. Okay. Sa Clark Global City po yun. Clark Global City. So, yun po yung isang move. So, ano pa po yung iba? Ang isa po, I think, na medyo dugtong-dugtong kasi nga, ang dami ng tao, limited po yung space natin. Kahit po kasi, ito po, opinion ko lang. And I think, well, of course, yung iba po kasi nababasa ko lang based on research. Kung mapapansin po natin, tingin ko ang pwede pa po natin i-improve. No? Okay na po yung build. Gumagawa na po tayo ngayon ng, di ba po, kung mapansin nyo naman, meron na po PNR. At gumagana na, at marami na tayong ganyan. Maganda po, malaki pong tulong yun, no? Kasi mas transit, mas transport. May bus rapid transit na po yata ang tawag, yun doon po sa EDSA, yung carousel. EDSA carousel, medyo maganda po yung impact nun. Yung LRT natin, MRT, gana halos, di ba? I mean, marami na pong nasa-serve. Tapos po, ongoing po yata yung subway natin. No, pag medyo natuloy na po yan, medyo kahit pa paano madidicongest. Kasi po, alam nyo, kasi po ang nagiging trend or nagiging default po ng mga tao pag nagkapera po ng konti, actually po, hindi bahay ang unang binibili, di ba? Kapag lalo na po pag nasa Metro Manila kayo, ang una po, I think, na binibili nila, kotse. Di ba po? Kotse. So, may pera ka na konti, pwede ka bumiling second hand. Kung medyo malaki lang ka pera mo, brand nyo. O kaya, loan ka. So, yun po yung common, no? Eh, tingnan natin bakit ba nila gusto na bumili ng private na kotse. Dahil siguro, hindi po sapat, no? Yung ating public transport, di ba? O kaya yung mass transport natin. So, imagine po ninyo bakit ang ibang bansa, kagaya po ng Singapore, Hong Kong, ibang bansa po, eh bakit ang dalang na bumibili ng kotse doon? Sumasakay ng LRT nila or MRT po yata ang tawag doon. Diba? Yun po yung priority nila. Kasi ang nangyayari po, maganda yung maganda at talagang nag-improve yung kanilang mass transport system. No, yun po tayo papunta na po doon. No, tingin ko, kahit ako po, pag yun po ay nangyari, eh for sure po baka i-give up natin yung kotse natin. O siguro pang emergency lang to. Diba? Kasi mahirap naman emergency mag-MRT ka eh. Diba? Mahirap-hirap po yun. No, pero medyo complicated po no, yung end. I think hindi po fair
para po sa mga namumuno na sabihin, ah, traffic pa rin ngayon eh, nakaupo ka na. No, para medyo hindi po papas yun sa kanila kasi hindi lang naman po sila yung ano eh, sila lang po yung kukumpas. Pero malaking participation po ng private citizen kagaya po natin. Diba? Ay sino po ba yung nasa EDSA rin kalimitan? Mm-hmm. Diba tayo rin private? Tapos nag-iisang mm-hmm. kotse tayo, tayo lang yung sakay. Diba? Sa ibang bansa po, kagaya po ng Singapore o kaya po sa Japan, kapag wala ka pong parking, wala ka, hindi ka po pwedeng bumili ng kotse. Sa Singapore, hindi palibasa may pera ka, bibili kang kotse kasi doon po parang may raffle yata eh. Para may definite number of slots lang sa pagbili ng kotse. Kung hindi mo pa time at hindi ka entitled, wala kang entitlement that year, hindi ka po pwedeng bumili. And another one, medyo alam mo tayo po, mga Pinoy, ano po tayo, alam niyo, sobrang sinop natin. Kahit sobrang luma na, ginagamit pa natin. No? Tama? May sayang eh, sayang. Sentimental value. Mm. Di ba po? Ano? So mapansin niyo po, yung iba-iba po yung age ng kotse sa daan, oh sayang kasi gumagana pa naman daw, may sentimental value. So yung kaka-sentimental value po natin, awat po ng Diyos, ang taas ng pollution level because of that, no? Kasi at dumadagdag po yan sa traffic flow natin, di ba? Kasi wala pong phase out eh, wala pong phase out, no? So kasi po sa ibang bansa, kagaya Singapore na lang po ulit, pasensya na po, yun po kasi yung malapit na reference natin. Sa Singapore, after 5 years, pwede mo pa rin gamitin yung kotse mo. Pero kailangan pumasa sa test. Di ba, tinetest po overall. Mm-hmm. Tapos alam nyo po, yung bayad po doon sa pag-test, eh halos kapresyo na ng bagong kotse. So ano nga gawin mo? Bibili na lang ako, di ba? Mm-hmm. Bibili na lang ako ng bago. So opo, eh, yun, masaklap. Yung iba po yata, eh, nakukuha po natin yung mga luma. No? So yes. Dinadala sa atin. So medyo unfortunate yun. No? So, ganun po siya. And supposedly po, meron po actually provision sa batas, no, na nagsasabi na dapat po gumawa ng guidelines si DTI, I think, kung tama pagkakaalala ko. Nandyan po yan sa isang section ng Republic Act 8749, yung mm-hmm. Philippine Clean Air Act, no, Philippine Clean Air Act po, no, yung nandun po yon, kaso hindi po yata nagmaterialize, eh. Mukhang hindi po nakagawa ng guidelines, no, about that sa pag-phase out po, lalo na yung mga private ownership po, no, yung tayo pong may mga sariling kotse, no. So kung meron po, malamang kahit paano medyo maiibsan po yung traffic dyan, na maliban po doon sa pag-a-arrange doong mga location ng mga development, no, kasi medyo hindi siya, ang approach niya po multi eh, multi-strategy, kasi dapat may strategy ka sa traffic na pag-aayos ng traffic at the same mm-hmm. time pag-aayos ng location ng mga establishment, location kung saan titira yung mga tao, no? So marami ka pong kailangan i-consider, di ba po? So mm-hmm. para po maibsan yung, hindi ko alam kung century old na issue na po ito, no? So medyo matagal-tagal na pong issue yan ng kahit anong gobyerno, yung iba po nakamove na sila forward, no? So medyo okay na po yung traffic situation nila. Okay, anyway, nako, salamat po Doc, ha? Kaya lang bago tayo magpatuloy, tingin ko kapatid, medyo bumati muna tayo, no? Doc, diyan ka lang ha, at babati lang kami sa ating mga online viewers at doon po sa ating mga nagpa-private chat, no? At alam po namin marami pa kami makukuha impormasyon sa inyo, may mga nakalista pa rito ng mga tanong. Mm-hmm. Okay? Sige kapatid, bumati muna tayo. Sino ba ang mga happy viewing kay Ma'am Charis Labugen. Kumusta po kay Ma'am? Mga suki natin to. Mm-hmm. Kay Ma'am Emeline Rivera, nanonood sila, no? At, si Direk Aya Yopanko, sabi niya, good afternoon, mga kabalay. Mabuhay ang National Press Club of the Philippines. Good afternoon po, Direk, at mabuhay ka rin. Mm-hmm. Okay? At, nandyan din, nanonood din si Sir Christopher King. Christopher King, kumusta po kayo? And mabuhay po kayo at regards din po kay Executive Director Noel Binag ng Dole Occupational Safety and Health Center, no? Mabuhay ang Dole OSHC. Ay, andyan din isa pa to, kapatid, Doc, kilala ko to personal, si Dr. Kelvin, yun yung ENP, environmental planner din niya, no? Oo nga, may request. Oo, eh. Kelvin Mamitag.
Ayan. Thank you, NPC and Dr. Pudan, for a very informative discussions. May pahabol pa siya. Thank you, Dr. Pudan and NPC. Usapang urban planning is indeed an informative discussions. Sana magkaroon ang NPC ng full-time segment. Ito na, full-time segment na ito, ha, Doc. Ha? Ikaw, Doc, ha? Mukhang ayaw mong, Doc Kelvin, mukhang ayaw manood ng full-time, ha? Okay? Hindi, full-time segment po ito. Okay? Nausapang urban planning. Siguro sa susunod na pagkakataon, no? Okay? Maisama rin na siya, maimbitahan natin. Maghintay ka, ha? At abangan ka namin, Dr. Kelvin Mamitag. At si Choi Cruz, very informative, Doc Jobert, no? May heart pa siya, no? Okay. So si, yan. Si Director June Mendoza, naka-monitor din. Thank you, Direct June. Thank you po, Direct June. Si Engineer Reynaldo Agustin ng Antipolo. Thank you, Tito Oyen, yes, for watching us. Mm-hmm. At Tita Rose Lara and Anton Tamayo. Okay, kumusta po? Lalo na ang mga taga Perpetual Health yung university, no? Mm-hmm. Happy viewing din po kay Pangulong Lydia Bueno ng National Press Club of the Philippines at IPP Immediate Past President Paul Gutierrez at ngayon ay secretary ng National Press Club of the Philippines. At sa ating mga miyembro ng National Press Club of the Philippines, mabuhay po kayong lahat, no? Happy viewing din sa mga taga UP Village, Lupon, Sasha Blanco Diaz, Alma Sichua, Priscilda Contigera, Mr. Hannibal Ting, Ellie Mendoza, at Judge Lita, kay Sec Babe Siha, Ami Opus ng UP Village, kay John Labrador, kay Kingston Ronquillo ng MTC Branch 99 Mandaluyong City, kay Joe Tila, Agawa Janet, Infante ng UP Village, John Labilias ng Antipolo City, kay Ma'am Mariel Marasigan, Miss Lisa Buraga, okay, ng Japan, June and Mirna Organista, okay, ng Hawaii, hello po sa mga taga-Hawaii, Toots Papa, okay, at siyempre pa dun sa ating mga OFW na talagang tumututok at minsan nagda-drop by din, ha, minsan may dumalo na OFW rito, ha, at gusto nilang kami ay personal, no, na makita, no, dahil napapanood nila kami, yung iba galing sa Germany, galing sa Middle East, at galing sa Japan, no. Sabi partner ni Choi Cruz, very informative, Doc Jobert, at happy 90th year anniversary namin, Kalihim Paul Gutierrez. Uy, happy anniversary. Friendversary. Friendversary. Okay. Happy viewing, Sir Fred. Paano ba? Friendsary o friendversary? Friendversary. At okay. Si Sir John Magalona ng Remate. Yes. Sa mga tiga staff po ng emergency room ng Heart Center, thank you for regularly monitoring us. Kay Doc Olive ng Doc Olive Skin Medica. Kay Attorney Glo Calvario. Kay Doc Claire Iligan. Happy viewing. Mm-hmm. Kay happy viewing din kay Sis Lloyd Benedicto, syempre kay Potpot Chavez. Okay, Tina pa yan. Mm-hmm. Festival. Belated happy birthday sa Key West, Florida, USA, kay Tita Elizabeth happy Constantino. Happy birthday. Belated happy birthday po. Okay. From RCLH. Mm-hmm. Kay Miss Bel Manansala sa US, happy viewing. Kay Miss Tayoto ng Japan, happy viewing po. Kay Miss Glo de Guzman ng Kaintarisal. At get well soon, Joey Cabasada ng San Juan. At happy viewing din po sa mga tiga Montalban. Ano po natutuwa ko, partner, yung isang PIO ng Montalban, estudyante ko. Minessage niya ako. Teka, estudyante mo nung... College. Oh, okay. College yung tinuturuan ko. Okay. So, sabi niya, ma'am, nagmo-monitor ako kung ano po yung maitutulong nyo kasi hindi pa po ako gamay sa public information. Sabi ko, feel free to drop by at NPC kung naman itutulong namin. Hindi, nag-work na nga siya. Nag-work na siya. Okay. So, gusto pa niya ma-improve. Wow. Naka-inspire yung ganyan, no? Nakakatuwa. Mm-hmm. Oo. Na yung mga estudyante mo. At yung mga dati mong estudyante, nag-get in touch pa sa'yo. Yes. Oo. Diba? O, yung mga estudyante ko, kumusta po kayo?
Okay. Ayan, no? Anyway, mabalik tayo, kapatid, no? Balikan natin si Doc Jobert at mahalang oras nito eh. Oh. Mamaya lang. Iba na naman ang kanyang aktibidades. Mm-hmm. Kaya, samantalahin na natin itong pagkakataon to. Kapatid, ikaw naman ang pumukol ng mga tanong. Oh, kasi kanina, habang nagsasalita, partner si Doc Jobert, talagang impressed na impressed ako. Nai-inlove ako sa credential. Oy, yan. Sa credential, mga kapatid, yeah. Okay. Alam mo naman ako, mabilis ako ma-inlove. Noong isang araw, iba yung plug mo eh. Ngayon, panibagong plug na naman yan. Iba na naman ang love ko ngayon. Okay. Yan. Sino ba namang hindi ma-inlove pag ganyan ang credentials, di ba? Ganyan ang credential. May itsura pa. Chiquito pa. Okay, hindi. Siyempre, lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon at nila lang ay napakaganda. Amen. Ang weakness ko pa naman, medyo singkit. Okay. Ayan, no, kapatid. Sige, ikaw naman ang magtanong, no? Titingnan natin. Partner kasi, no? Doc Jobert, bilang isang urban planner, sa tingin nyo, kasi nakikita ko doon sa background nyo, dati po kayong Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Mm-hmm. Eh ako kasi... Division Manager. Division Manager. Ako yung tipong lagalag kung saan ako nakakarating. And per country or per provinces na pinupuntahan ko, ang una kong pinapansin is yung mga infrastructure sa bawat lugar na pinupuntahan ko. Bilang isang urban planner at may background din sa tourism infrastructure, ano po yung maiko-contribute nyo sa present administration para maging more progressive yung ating economy? Kasi pagka maganda ang infrastructure mo, ang tourism industry will boost also, hindi po ba? Pwede po bang i-share nyo ano yung maiko-contribute nyo? Bilang isang urban planner sa mga tourism infrastructure tsaka enterprise zone authority. Mm-hmm. Go ahead, Doc. Hey, thank you po, Director Mike. Siguro po bago ko sagutin, pwede po bang bumati muna? Sige po. Bumati muli. Kasi muli. Opo. The floor is yours, Doc. Yung Tiesa. Opo, medyo po nabanggit natin yung Tiesa. Batiin ko lang po hindi po bagong na-appoint, pero siya rin po ito, no? Sa pagbago pong panunumpa bilang Chief Operating Officer ng Tiesa, si COO Mark Lapid, no? Nag-take out po yata siya kahapon o nung isang araw. Congratulations. The Chief Operating Officer of Tiesa po. No, so, ayan po. And of course, yung kapatid ko po pala, si JC Udan, nag-birthday po kahapon, hindi ko po nabati. Ay, happy birthday, birthday. JC! Happy birthday! So, happy birthday, JC! Okay, so balik po. Okay, so dun po tayo sa tanong po ni Director Martins. Medyo marami pong sagot about that, no? Si Tiesa po, in particular, dati po, hanggang ngayon pala, no? So, meron po mga tinatawag yan na tourism enterprise zones. O kaya po, flagship tourism enterprise zones. So, itong mga zones na to, bago po sila ma-approve or ma-designate as tourism enterprise zones, meron po silang tinatawag na comprehensive tourism master plan. Comprehensive tourism master plan. So, most of the time, ang kasama po sa nagpaplano na gumagawa ng Comprehensive Tourism Master Plan ay mga kapwa po natin environmental planner o kaya po urban planner na ang kanila pong specialization ay tourism planning. Okay, so kaya po sa Tiesa po maraming environmental planners eh. No, so and even sa iba pong, even sa DOT, no, yung amin pong mother agency, yung Department of Tourism, we have also the Undersecretary for Tourism Planning. Malaki po hawak noon, no, na area yung tourism planning. And even other attached agency po ng DOT, kagaya po ng Intramuros Administration, may urban planning din po 'yon eh. Oh, dito 'yan sa amin, ha. Pong,
Opo, yan, yung kung nasaan po yung NPC. Ang yun nga lang po, specialization ng urban planner ng Intramuros Administration, of course, yung heritage, di ba? Yung preservation, etc. Ma-maintain po nila na yung muka ng World City, ayun pa rin, di ba? May planning din po doon, kaya hindi po pwede na kung saan-saan ka lang magtayo, hindi pwedeng yung design mo, ganun na lang. No? And even kami po, Sanayong Pilipino, may part po ng urban planning doon kasi kami naman, part naman. No? Kung mapansin nyo po, tatlong klase yung laman ng plano eh. Meron pong para sa economic, meron pong para sa tao mismo kung saan yung magtatrabaho, at meron pong para sa environment. No? So siguro sa part po ng sa environment side, no, nandun naman po Sinayong Pilipino. Mm-hmm. Diba? Kasi part naman po yung sa amin, maliban po doon sa mandate namin na research and development. No? So, ayun po siya. So, marami po. No? And even itong mga environmental planners, urban planners, na nasa gobyerno ngayon at eventually i-hire po or ma-appoint, no, ng current administration, eh, tingin ko advantageous for the administration yun. Kasi, itong mga urban planners natin, marunong sa development. Alam nila paano i-translate ambition into reality using spaces. Mm-hmm. Diba? So, dahil yung iba po na to, kalimitan, hindi lang po aral, but experiensado. No? Pagdating po sa mga aspect kung saan po sila eventually i-appoint. Kahit po hindi mismo sa, for example, kahit hindi sila i-appoint sa Department of Human Settlement and Urban Development. Diba? Eh, kahit po sa ibang agency, kasi ibang department naman, DALG, kailangan din po ng urban planner dyan, NEDA lalo, mm-hmm. no? And other agencies po. So malaki po talaga matutulong ng mga urban planners or environmental planners. Ngayon po, medyo marami-rami na po kami. Kasi po, during my time, when I take the board exam in 2011, 51 lang po kami pumasa. Mm-hmm. No? At nung 51? PRC number ko po noon, 7... Opo. Ang PRC number ko po noon ay 723. No? That was in 2011. Matagal na po yung profession ng environmental planner. Ano pa po yan eh? PD1308 pa, time pa po ni Marcos. Mm-hmm. Pero ang ID na, ang license number ko ay 723 lang. Ngayon mm-hmm. po, nasa 5,000 plus na. Pero tega muna, Doc. Doc, may interrupt kita. Pasensya na. Para sa clarification lang. Pag ba environmental planner ka, eh, pwede ka rin maging urban planner? Covered na ba yun? Ganun? Ah, opo. Sa definition po ng batas natin, doon po sa Republic Act 10587, yung Environmental Planning Act of 2013, yun po yung nag-amend sa dati po naming board law, which is PD1308. No? So, nakalagay po sa definition na si environmental planning, siya rin po si urban planning, country planning, po, town planning. So, yun okay. po yung mga ibig niya pong, ano, kumbaga, synonymous po. No? Okay. So, sa atin nga lang po, ang tawag, environmental planner. Mm-mm. Sa UK po, ang tawag, urban planner o kaya town planner. Oh, so, pero pareho lang, no? Okay. Same lang po yun. Opo, same lang po pag dito po sa Pilipinas. Okay, okay. Halimbawa, total, na-mention mo yung tungkol sa Intramuros, eh, no? Okay, at tayo ay nandito katabi ng Intramuros, ang National Press Club of the Philippines na location, no? Mabuti eh, at maganda ang nagawa ng mga dating opisyal na ngayon nga ay bababaan na sila, no, sa pwesto. Ano sa tingin mo yung mga pwede pang idagdag na kabutihan na sa tingin mo ayon sa pag-aaral ng environmental plan and development na makakatulong para sa pagyabong ng patuloy na pagyabong ng Intramuros, ng komunidad ng Intramuros? Para lalong mapaganda. Yes, para lalong mapaganda. Tama po. Opo. Of course, I would like to comment po, no, yung mga efforts ng previous administrator ng Intramuros Administration, yung recently nga po si Attorney Giliar Acido, no? Yun po, marami naman po siya, marami po talaga siyang nagawa dyan sa Intramuros nung siya po ay tinake niya po yung responsibility, I think, parang hindi ko po sure kung 2018 or 2019 po yata, no? Or baka po 2017. So, marami na pong nagawa si Administrator Acido doon.
And yun po, supposedly dapat magtuloy-tuloy. Ang nakikita lang naman po natin na tingin ko na major na tingin ko kailangan nating solusyonan, eh parang medyo related po kasi yung alam po natin sa loob, di ba, medyo meron pong mga informal settlement. Napansin po natin yan eh. So parang medyo related po yan doon po naman sa security ng mga turista if ever. Hindi ko po sinasabi na palibasa may informal settlement, eh may problem po sa security. Nagkataon lang po na medyo marami-rami po kasi yatang na-report na medyo related doon, no? Medyo may problem po pagdating sa security in that area. Kasi imagine nyo naman po, kung tayo po naman ay pupunta po sa isang lugar, tapos po meron pong parang medyo, frankly speaking, pag sinabi po natin, medyo parang hindi po siya sakto or parang hindi po siya proper na nandun siya sa lugar na yon. Mm-hmm. Di ba mapapansin naman po natin eh? Di ba, heritage site ka, world city ka, ibang klase po yung mga designs, no, mga old ano pa po yan eh, yung panahon pa po ng Kastila. Mm-hmm. Minintin nga po natin yung mga muka na mga buildings, di ba po? Tapos eventually, meron po tayong makikita na, tika lang, parang wala po sa parang hindi akma yung design kasi nga po, di ba, may informal settlement nga po. So, ang alam ko po, ito ay ginawa na po ng paraan, both po ng local government ng Manila as well as ng Intramuros Administration, kailangan na lang po yata nilang execute, no, na eventually po ay magkaroon po, no, maayos na po yung issue po na yan. Mm-hmm. And another one, yun nga po, di ba, ang isa pong magpapanatili ng Intramuros para siya po ay Intramuros pa rin, ay yung mukha niya. Di ba? Mm-hmm. Papaano yung design ng buildings, papaano po yung development ng mga naglo-locate dyan. So, yun po ay dapat. So, ibig mo sabihin yung original na mukha, okay, yung talagang dating mukha niya, no? Mukha. Oo. Opo. Okay. Opo. Yung bago binomba, ha? Opo. Bago binomba. Yung bago binomba ng mga Kastila, no? Kastila, Amerikano. Opo. Tama ba, Doc? Sa history natin, di ba? Opo. Yes, sir. Sabihin mo lang, ha? Baka mali ako, ha? No? Okay. And speaking ng partner of bagong mukha, may nagtanong dito, tiga Montalban Rizal, pero ayaw na niya magpapangalan. Sabi po niya, Mayor, alam naman natin, ang party ng Mayor. De, si Mayor, okay, yung estudyante ko, si RJ Magno, eh, naka-monitor ngayon. Okay. Siguro, RJ, yung question dito na nag-message sa akin, sabi mo, nakikinig si Mayor Ronnie Evangelista, retired general. Siya ang mayor ng Montalban Rizal. Siguro masasagot. Hello po, Mayor. Good afternoon, Mayor. Pwede nyo sigurong masagot itong isang text message sa akin. Pwede ka mag-shoutout, RJ, o si Mayor, kung ano yung response nyo. Pero gusto kong tanong si Dr. Jobert, kasi ang Rizal, alam natin yan, particularly yung Antipolo, Taytay, mm-hmm, yung mga sa upper Rizal. Mm-hmm. Kasi yung Kainta, lower na yan eh. Antipolo, Taytay, Montalban, mataas basta yan. Yung, medyo mabundok. Sabi niya, ang Intramuros, as much as possible, i-maintain yung parang heritage. Mm-hmm. Eh, ang alam natin, ang party ng Rizal, kilala yan sa maraming puno, maraming ano, and we all know for a fact na rampant din yung pagpapatay, yung mga logging. Okay. Illegal loggers, I mean. Yung mga illegal loggers sa area. Paano po mariresolbahan yan as part of urban planner? Kailangan bang magtayo ka ng subdivision dun sa Antipolo, Taytay, na kailangan putulin pa yung mga puno? Is that part of urban planning? Director Mads, no. Parte po 'yon, medyo malawak po kasi. Medyo tingnan po natin yung perspective na paano ba siya naging concern ng urban planning. Nakita po, nasabi ko po kanina, may vision yung leader, translate niya into reality using spaces. At isa po doon, kung mapansin po natin bakit yung development kalimitan, maraming commercial area, kasunod po niyan maraming residential. No? Mm-hmm. Concern po ng urban planning yon. Tama po. So marami pong subdivision area dyan. Tapos kalimitan,
Dahil nga po, tama kayo, maraming mga puno. So, ang tendency, ito po magpuputol. Ay pinakot down as long as hindi po protected land. No, as long as hindi po protected land. Ang isa pong concern po natin pagdating dyan ay yung pagkukonvert ng agricultural area to other uses. Mm-hmm. No? So, yung mga agricultural land po na hindi po protected land o hindi po pasok, no, doon po sa sinasabi nating strategic agriculture and fisheries development zone na protected po under Agriculture and Fisheries Modernization Act, no? So yun po nako-convert, no? So kino-convert yun into other use kagaya po ng tayo po ng residential subdivision, commercial area. Yun po yung common na nangyayari doon po outside ng Metro Manila. No, kasi itong Rizal, agricultural area mga yan eh, Laguna, Calabar Zone. No, so sila po, dyan na po kasi papunta yung development, di ba, umurong na po, nilabas sa Manila, pumunta doon sa Calabar Zone area, and even po sa Region 3. So, yan po yung naging impact. Yung dati pong agricultural land, na-convert na into commercial or residential, kasi may need, di ba? Mapansin natin, kunwari po, yung Montalban po, eh marami po diyan halos kung ano na rin po ah parang konti na lang po city na yan eh, no? So ayun po, and shout out po pala kay Mayor ng Montalban, no? Mayor, ako po ay isa sa mga citizen ng Montalban, may bahay po ako diyan, no? Doon po sa Barangay San Isidro. No, so yun po, no? So yung mga ganun, ang dami po talagang subdivision development and even nagiging parang konti na lang po talaga city na yan kasi ang dami na pong development, no? So kaya po maganda habang hindi pa nagiging city, lalo nung mga to, no, itong mga bayat ng Rizal, sana po maplano kaagad kasi baka kung saan-saan na naman po malocate yung mga, alam niyo po yun, yung mga development, no, yung nagtumatalon-talon kung saan-saan, tika lang, parang residential to tapos may alanganin na type ng development. So okay. As early as now, supposedly po, maganda po maplano, no? So, okay. And yung restriction na sinasabi po ni Director Mads kanina, LGU po, kaya po ng LGU yan. Diba sinabi ko po kanina na kahit po may permit galing sa national government, ang nag-go pa rin po, ang last po na magsasabi na sige, go tayo, ay ang local chief executive pa rin. Kaya po malaki ang role ng local government unit, no? Sa pag-develop po ng lalo na po sa area nila kasi sako po nila yun eh. Di ba po? So kaya po maganda po matulungan sila. No? So lalo na po kaya nga po ang mga urban planners na kagaya po, eh, kami po willing kaming tumulong, no? Sa mga local government units natin na pwede po namin ma-offer basta po may matulong ang aming kakayahan, no, bilang environmental planners. So kaya po sana po yung mga bagong upong mayor, lalo po yung bago, kung development po, hindi ko po sinasabi na monopolize namin ang knowledge, no, na kami lang. Pero malaking tulong po na urban planner or environmental planner, yung kunin po ninyo mga advisors. And I know, meron naman po isang position sa LGU na environmental planner dapat. No, yun po yung local planning and development coordinator. No, department head po yan. Okay. Doc, siguro, ano sa tingin mo? Madali bang gawa ng dokumento at planuhin na or isagawa ang urban planning sa lugar ng Intramuros? Sa tingin mo, madali ba? Tingin ko po ano to, no? Kasi kung titingnan po natin yung Intramuros, parang well-established na siya. At saka parang meron pong batas na nagpuprotekta sa kanya mismo, no? Na para hindi siya mawala, hindi po mawala yung aesthetics niya, no? So, kumbaga po, ano na to eh, parang mas madali po siyang i-manage kumpara po sa isang LGU. Di ba po? Kasi yung kung imagine niyo po, yung buong LGU, buong Metro Manila, pero ay buong City of Manila, pero yung Intramuros medyo maliit po kasi nga walled city lang eh. I mean, ilan lang pong ektarya yung sakop mo. Na kumbaga baka po mas in my opinion po, na siyempre po outsider naman po sa IA, pero taga kumbaga po kasama po natin yan sa ahensya ng tourism eh. So, kung mapansin po natin, baka mas madali po siyang i-manage kumpara po sa isang local government unit mismo. No, na kaya po, sabi ko nga, mas maganda itong training ground ng mga planners. Na kunwari, itong planner na to pumunta sa IA, kumbaga, isa sa mga staff doon o empleyado, no, or even mag-head niyan, di ba? So, hindi po natin alam eh, kasi baka mas meron po siyang pwedeng ma-input
pag nakita niya lang or na-assess niya, kasi at totoo lang po, sinabi ko nga po kanina, for sure napakadami na pong nagawa ng mga dating administrator. Mm-hmm. Diba? Kung lalagyan po ng planner yan, baka i-assess niya muna yung internal, ano na bang nagawa ng mga pinaltang ko o mga mm-hmm. lumipas, i-improve niya. Diba mm-hmm. po? Kasi from that, usually gano'n naman po eh, no, kahit po ako pag sa bagong opisina, eh tinitingnan ko po muna ano na ba yung nagawa nila. No, ano na po yung previous na practice. Pag maganda, edi ituloy, pagantayin pa natin. Pag medyo may hindi ganun ka okay, edi palta ng mas bagong programa. No? Mm-hmm. Hindi naman po tayo yung tipong mabatikusin natin, eh, iba talaga itong dating administrasyon. Hindi naman nila inayos. Hindi po tayo ganun. Kasi, mm-hmm. I mean, lahat po ng mga leaders, no, na uupo at papaltan po yung mga dati po nilang dati pong head, dating administrator. Kasi mm-hmm. po, for sure, meron naman po silang nagawa talaga maayos. Yes, yes. No, so, yun po. No? So, marami pa po. Opo. Okay, okay. Doc, sa ating mga online viewers, kapatid, siguro maganda rin na sabihin na hindi lang para maging training ground ng mga environmental planner ang Intramuros, kundi maging modelo. O, di ba? Na ginawa ng mga environmental planner. Sana mangyari yan, no? Okay. Actually, anyway, marami na magaganda rito sa Intramuros, eh. Okay. Anyway, kapatid, medyo kinukulang na tayo sa oras. Medyo ako, nabitin ako at marami pa akong gustong itanong. At meron din nag-private message din sa akin at nag-chat ng mga tanong. Kaya lang siguro, pag-usapan na lang siguro natin to. Baka may pagkakataon pa para sa susunod na pagkakataon po sa online viewers natin, sisikapin po namin maimbitahan muli si Dr. Jobert Budan. Siguro, sir, pwede, ano? Doc? Salamat po. Doc Jobert, siguro pwede ka pa rin namin maimbitahan sa mga susunod. Sana hindi ito ang pangatlo at ang huli, ha? Oh, sa related topic, okay. Sabi ko nga sa yes. Iyo, ang dami niyang credentials na very interesting topic na pwede siya mag-share ng kanya-kalaman. Okay, pero as a GIS, bilang GIS or summary partner, okay. Maraming nag-shout out, very informative daw, at saka yes. Thank you daw kay Dr. Jobert. Meron po, hi Sir Jobert, good PM, galing kay Michelle de los Reyes Rivera. So, ang dami daw nilang natutunan. Kapatid, siguro, ikaw na so, magsabi kay Doc sa Jobert, final senya. Baka meron kang announcement, baka yes. Meron kang gustong batiin for the end time. Mm-mm. Okay. Opo. Go ahead po. Opo. Again po, thank you National Press Club, particularly Usapan sa Balay, no, Director Madge, Sir Dennis, for inviting me. No, huwag po kayong magsawa, nai-invite ako, basta po kaya ko yung topic. At tingin ko po ay mayroon po ako maisi-share na something, no, based po sa ating nalaman, sa ating pong experience, eh willing po ako mag-share, no. So wag po sana kayo magsawang i-invite ako, and hopefully maka-contribute pa po ako sa iba po pong mga topics ng Usapan sa Balay. Siguro po bago po ako mag-end, pasensya na po kayo, pero alam niyo po, alam po ni Sir Dennis na ako po ay isang advocate pagdating po sa education. Particularly po sa environmental planning education. No, kaya nga po, meron po akong grupong binuo, meron pong program na in-offer na currently po na hinahandle ko, yung Master in Management in Environmental Planning. Hindi po to advertisement, pero kung meron pong may gusto na maging environmental planner sa mga susunod pong panahon, basta po may bachelor's degree na, pwede niyo po akong kontakin, no? Mm-hmm. Meron pong tayong hinahandle na grupo na Master in Management, Major in Environmental Planning, ang course po na ino-offer, no? So pwede po yan. At sa, ang maliban po na advocate po talaga ako ng education, and of course, mas marami po kasing, in my opinion, mas marami pong environmental planner, mas marami pong nakakaalam pagdating sa environmental planning, mas maganda, mas mm-hmm. mas malaki po ang chance na umunlad yung ating bansa. Yan. Di ba po? So, yun po. So, in case mm-hmm. po, yung iba po kasi nagtatanong eh, marami pang gustong matuto, mm-hmm. yun po yung programa para sa inyo. No, Master in Management in Environmental Planning po. Okay, okay. Eh, paano naman do? Paano kanila kukontakin kung sakali man na merong may magkaka-interest? Ano ba? Pwede ba sa Facebook? Kasi baka doon sa ating mga online viewers, mayroong interesado,
Ngayon, paano ang next move nila ay para kumontak? So, sino ang kukontakin? Numbers or... Opo. Yes, yes sir. Thank you po. No? Pwede nyo po akong hanapin sa Facebook, Jovert Pudan. Jovert Pudan. No, yun po yung aking Facebook page, Facebook po na account. So, pwede nyo po akong kontakin doon. No, pwede nyo po akong mag-drop po kayo ng message dyan, o kaya po pwede nyo rin po akong kontakin sa akin pong mobile number, 0917-703-1837. 0917-703-1837. So, yun po yung aking mobile number as well as yung Facebook account. So, pwede nyo po akong i-message kung gusto nyo pong makaalam ng iba pa pong information about sa programa na to. Yun, gawin po natin yun, hindi lang po para tayo ay mapromote sa trabaho, kundi po mapromote ang bansang Pilipinas, no, kapag po natapos natin ang programa na yan. Oh, grabe, no? Maraming po salamat. Kapatid, may tanong ka pa? Hindi, wala. Natatawagan ko na lang siya sa 0917-703-1830. Okay. Pag nakabili ko na nung 5 pang-urban planning ko. 1837 po. Ano po? 1837. Ah, 1-837-0917-703-1837. O yan ha, mga kababayan, mga online viewers, no? At na inyong napakinig, no? Ang ating pong panauhin na isang environmental planner na si Dr. Jovert D. Pudan. Kaya Doc, salamat ha, mabuhay ka, po. No? Salamat sa pag-join sa ating talakayan at sa susunod muli ay maimbita ka mapaunlakan muli kami sa aming imbitasyon. Okay? Kaya, naku, wala na po tayong, may marami pa tayong oras, kaya lang, kinulang tayo para sa ating talakayan. Kaya, para po sa ating mga online viewers, ayan, lagi po tayong mag-iingat, no? Sa panahon na maulan, at sa panahon na, yun nga, tumataas pa rin ang kaso ng COVID-19, okay, kaya ngayon sa umaga magkape at magtinapay tayo at siyempre meron din tayong happy cha, no, para lalong lumakas ang ating immune system. At hindi totoong patay na ang malayang pamamahayag dahil nandyan pa rin, piniprint pa rin at nasa online ang Remate, Pinoy Expose, Abante, Filipino Mirror, Police Files, People's Journal, at Manila Times. Kaya mabuhay ang malayang pamamahayag. Kaya ito po si Dennis Napuli at Madeline Dominguez sa programa ng National Press Club of the Philippines, Usapan sa Palay. Maraming po salamat. Thank you so much. See you. Bye. God bless. Next week. Usapan sa Balay, News and Current Affairs. Mula tuntunan, maghahatid sa inyo ng mahalagang impormasyon. Usapan sa Balay. Sapat na paalam ang kapaki-pakinabang at kinakailangan ng bay. Okay, so yun mga kaibigan, napanood natin, napakinggan, no? Natungayan yung ginawang talakayan, no? Ng National Press Club of the Philippines. Yung tungkol po sa urban planning. Alam nyo, sa totoo lang, yan po ay nasa namumuno, no? From barangay to LGU, no? Kahit yung mga lalawigan, no? Kasi kung maganda mga idea, marami, magaling, at talaga namang kapaki-pakinabang yung idea ng isang leader about sa urban planning, abay aaseso ang bawat komunidad. Maraming paraan, maraming bagay, di ba? So, kaya ako para sa akin, no, nasa namumuno yan. Kahit sa pambarangay lang natin, kahit yung mga maliliit na barangay dyan, kapag mahusay ho yung leader, abay wala ho tayong magiging problema. Well, yun, tignan natin, pero hindi ko ba sinasabing magaling ako or yung iba, kundi para sa akin lang namuno yun, pananaw ko lang, no? Dahil kinakailangan talaga dyan na isa kang leader na mahusay, may pananalig ka sa Diyos, at maraming idea, marami. Pwede ka magtanong, di ba, sa ibang lugar kung napupunta ka, makikita mo naman eh. Tingnan mo yung mga ibang lugar tulad ng San Juan City, di ba? Napakaganda, di ba? Katulad ng, ano pa ba?
Davao City, di ba? So nasa namumuno. Okay, with that mga kaibigan, sa oras na alas 9:03 po ng gabi, oras sa buong kapuluan, bago tayo magtapos, sabay batiin muna natin, pinasishout ni Ma'am Shane Tabasores, ang pinsan niya raw na si Nenet Osario, nanonood po, buhat po sa Tubungan, Iloilo City. Abay, magandang gabi po sa mga taga Iloilo. Ano ba salita doon? Ilonggo? Okay, basta magandang gabi ho sa mga taga Iloilo, particular kay Ma'am Nenet Osario, na pisa mo ni Ma'am Shane Tabasores. Okay mga kaibigan, bago tayo magpahala, maraming salamat ulit sa ating mga katropa peeps, sa ating mga dabber cats, no? Sila Bro Enteng Diaz ng Tagalog dyan sa Valenzuela City, na isa sa leader natin ng Rescue Rangers on the Road na ating pinalalakas ngayon, pinaiigting. Ito po ay isang riders group pero public service group. At sina Miss Jackie Adaharil Santiago, pinsa ko Julius Manguera, Michael Samson, Raul Suwanko ng QC, at si John Amores, yung aking kumparing taga-Tugatog, taga-Quezon. At yun din si Totits Punsalan, at ayun, yung mga Foxcom. At syempre, yung dati nating anchor dito sa Millennial, si Brian Añosa. Ayun, nanonood. At syempre, si Ate Luningning Pahayag ng Barangay Bayan-Bayan, nandyan sa Malabon. At yung isa pa nating anchor, no, ng programang opinion ng mamamayan, si Sir Leody Tobias, na malamang ngayon ay nakahiga doon sa kanyang kwarto sa hotel dyan sa El Nido, at nakatasan pa at kukuya-kuya-koy. At syempre yung isa pa nating kuya, yung ating kaagila, si Kuya Bal Leonardo, at isa rin pong photojournalist ng Quezon City Police District Press Corps. At syempre po yung katropa nating barangay kagawad ng Barangay Pulo dyan sa Valenzuela, si Kagawad Ruben Almoy Telichauco, si Kagawad Bengbeng. Okay mga kaibigan, muli po ako po yung naging kasama, kakosa, kajaming, kabarangay, katropa, dito po sa programang Talakayin, Revisahin, Opinyon Palawakin, Aksyonan, Tropa. Ako po yung lingkod, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Narito ang mga programang inyong mapapanood dito lang sa News Online TV sa bagong milenyo. Millennial Online TV, nakatropa nyo sa pagbabalita. Tuwing Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang programang Kahampi, Kasangga at Kaibigan, KKK. Si Brother Rudy Ora tatalakayin ang mga isyu sa gobyerno, mapanukan man o national. Ayan, ang CDC naman po ay naglilikaw, naghahanda ng posibleng para sa paglaganap ng sakit upang paghandaan ang mga lumalaganap na sakit tulad ng COVID-19 pandemic ay panahon na Tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang programang Opinyon ng Mamamayan sa Bagong Milenyo, kasama si Leody Tobias. Maligay magbigay ng iyong opinyon sa bawat isyong kanyang tatalakayin. Pagpasok at simula ng pag-servisyo ng ating mahal na Pangulong Marcos, dito natin makikita ang tunay at totoong pagbabago sa bansang Pilipinas. Brother. Tuwing Webes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, ang online haralista ng Bagong Milenyo, kasama si Randel Villaros. Ahandungan kayo at pasasahin sa kanyang mga iahandog na awitin. Ang ulo mo sa unan, katawan mo ay aking kukumutan. Mga problema'y iyong malilimutan. Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi, ang programang Talong Barangay, kasama si Rosel Lopez, na siyang tatalakay sa panunungkulan ng bawat barangay. Pambarangay, yung mga nagsabulutan, ano ba yan? Antimano ba? Yan ba ay kukulong na, dadali na sa korte? Paano ang ginagawa ang proseso ng barangay? Ay, hindi po. Ang unang-unang trabaho po ng barangay is masigurado natin na dito pala po sa amin ay maayos na ho namin ang mga pulis. Tuwing araw ng Linggo,
ang programang Agila sa Bagong Milenyo, naliripad at papagaspas sa serbisyo publiko para sa sambayanan na pamumunahan ng DILG Heroes Elite Eagles Club ng Pilipin Eagles. Igo Bromio Bautista and Press Richard Jeronimo, Vice Press Romel Stanlilao, Kuya Darwin, Kuya Francis, Kuya Alex, Kuya Enzo, Kapitan Tito, Kuya Rodrick, Jenson, Kuya William, Kuya Glenn, Kuya Raymond, Kuya KJ, Kuya Jan, Kuya Thor, Kuya Isok, Jansson, and Kuya Romano, Kuya Jude, Kuya Gerald, Kuya Raul, at Ate Joy pa. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang Agila. Agila, lahat ng club members ng The Fraternal Order of Eagles. Mabuhay po tayong lahat at ituloy lang po natin ang public service, no? At kalimutan yung mga kung ano pa man ang mga nagdaan, no? Kalimutan na yan. At ang programang talakayin, rubisahin, opinion, palawakin, aksyonan, tropa, mula lunas hanggang lunas, alas 4 hanggang alas 6 na umiig, kasama si Rosel ang ating mga politiko, kabila ang kaliwat kanan ng pag-ikot. At siyempre, baka mamaya masilat o baka naman mamaya masulot ng kanilang mga constituent sa kalaban. Lahat ng yan, dito lang sa Millennial Online TV, ang News Online TV ng Bagong Milenyo. Loob na mga katropa! Now, Talakayin, biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Rebisahin, opinion, malawakin, aksyonan, kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita, dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Hi, this is Atty. Larry Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online, Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghapong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman o Lechon na papawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jambo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Superman o Panteño Similuan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayang mag-ibig sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po.
Millennial Online TV is now signing off.